Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Hiwaga niya'y taglay, mahimala siyang tunay. Subalit ilan nga kaya sa kanyang anak sa lupa, sa laksang bilang ang makakatanggap ng kanyang mabubuting gawa. At pananatilihin o pananahanin sa kanilang katauhan na ito'y patuloy nilang tukding alang-alang sa kanyang kabanalan na patuloy niyang layunin na ito'y kamtan ng mga anak niyang sa kanya ay pinahiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang bawat kaganapan sa buhay ng tao ay hindi ginusto kung halimbawa ay nagkasakit ka, maliban sinadya mong sugatan ang sarili mo. Sinadya mong sinabi sa'yo, huwag kang magpagutom, baka sumakit ang tiyan mo, sinasadya mo ito sa sarili mo. Subalit siya, kung magkasakit ka nang hindi mo ginusto at di mo sinadya, sino ang nagkaloob nito? Ama ba? Siya nga ba? Tuklasin ninyo ang katotohanan. Hanapin ninyo ang katotohanan. Ang mga anak ng Ama ay pinahihintulot niya rin kay Satanas upang kanyang pagmasdan kung tapat sila sa pagtitiwala, pananalig, o paniniwala. Ilan nga kaya ang papasa? Ilan nga kaya ang magtatagumpay? Yaong mga anak niyang sa kanya'y tiwala, naniniwala, umaasa, nananalig sa tuwina. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ba ang tapat? Sino nga ba ang totoo? Walang tapat na anak siya, walang totoong anak siya, na kung di sa kalooban ng kanyang espiritu'y hindi magiging tapat at makatotohanan. Kaya ang pagiging totoo at pagiging tapat mula sa kanyang paghahari. Kaya talina kayo mga minamahal, hindi nyo ba kayang maging tapat na manalig at mananampalataya? Bahagi ng buhay ang paglaban. Hamon sa buhay ang pakikibaka. At ang lahat ng ito ay napagtatagumpayan sa kalooban ng Ama. Manalig kang anak niya, umasa ka sa kanya, sa tuwina'y wika nga, ligtas ka sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Bawat araw, buhay ay sa Ama. Magdamag man, siya pa rin ang sa tuwina. Nanangangalaga at nagbabantay sa mga anak niya. Iyaw'y kanyang espiritu na sa tuwina'y kapiling o tao. Kung nanamnamin, mararamdaman. Kung makikis at tatanggap lamang kayo, masusuri niyong buhay ang Ama. Sa isip nyo, ituwir ang ikintal nyo, mga banal na aral niya. Sa isipan ninyo'y manahang, buhay siya at di mamamatay. Sa puso nyo'y tuwina'y damhin siya, buhay na nagmamahal
sa inyo tuwi na. Walang maglalayon at magnanasa, makibakat lumaban sa kabanala. Walang susuminay pakikibaka sa hamon ng pakikisa at kabanala. Kung ganang taong magnanasa nito, hindi niya lubos makakaya. Kaya't Ama'y mabutit at pinakamabuti, binigay at dinatay kanyang Espiritu. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, nakikipamayan sa mundo, tinatahanan ng bawat tao kung tatanggapi mananahan siya. Gagawing templo at tahanan katawan nyo upang turuan nga kayo sa mabuti't mainam o tao upang matutunan ang ukol sa Ama. Tatanglawan kayong mga nadidimlan upang liwanag ay kanta. Palalakasin kayong mga mahihina upang tamasahin ang kalakasan. Aaliwin kayong mga nalulumba upang maparam ang tigati. Pagkabahala sa buhay, kanyang ibibigay katighawan. Subalit paano makakamta? Tuwiran bang pagdakay makakamitya? O kay hirap ngang mawawaan, maunawaan na tuwiran. Yung saki sa inyo'y sinasambi at winiwikat sa harapan, na kung ganang pagkataong magsusuri, di ninyo lubos mauunawaan. Kaya't halina, halina kayo, Espiritu Santo'y sumainyo. Hamtin ninyong tuwiran ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Tuturuan kayo ng marapat, puso ninyo'y hahawakang gana. Kaya't ang tuwirang mayroong katigasan, maari niyang palambuti na hambing sa bulak. At maging malinis na tuwiran upang budhi ay di maiti. Di kailanman marurumihan, gawa niyang kabanala. Kung taglay ng sinumang nilalang, mga kabutihang aral niya, ang siyang ganap pagninilayan, bubulayin, tatantuin. Halina, halina kayo, mga iniibig ko. Ganang pagkatawi di masasambit ito, di maawit ng pawika sa inyo. Yawyaking patuto lamang tao, ganang pagkatao'y di gagawin ito. Kaya't magsurit magtanto, ang may pandama ay makadama. Yamang kayo'y tao na minamahal, at ang nagmamahal, ang sinyo'y bumuhay. Namnamin niyong tuwiran, apuhapin niyong lubusan sa inyong diwa't kaisipan. Yaong Amang sa inyo, nagpahiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata
ay magliwanag. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Kung ang hangin nagsimula sa timog, madadala sa kanluran, sa hilaga at silangan. Kung ang araw ay napapasikat na palulubog, ano pa kaya ang buhay na di mapaikot ang kaganapan ng Ama? Na kung lumubog man, ay di agad nakamit ang pagtindi at pag-angat. Subalit sa Ama, ang pananalig ay matapat, hindi kaya't muli maiangat at higit pang itaas sa pinagmulan. O tao, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sinong hahabi ng kanyang salita at ito'y pag-aaralan at ibibigkas sa lupa? Sino nga ang pagdakay matalinong nilalang na pagdakay ito'y kanyang naturuan? Tao, sa lahat ng dako'y laganap ang aral, laganap ang salita at mga gawa ng Ama. Subalit, hindi lahat ng tinuruan niya'y nangatuto nga pagdaka, bagkos ang nagmimithing matuto, natututong lubos nga sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. O kay buti mo, Ama, tapat kang mangusap, totoo kang gumanap, sa lupa ay tapat, sa iyong mga anak na siyang ginawad mong lubos. Ang sa iyo'y buhay na pahinaram, pinahiram na tubusan upang gawing mainam at gawin sandigan, yaw namang ikaw na tunay na pinagmulan. O aking Ama, masdan mo ang mga anak mong pumarito't naparito, yamang tinuran mo. Hindi si Constancia ang maglilikom ng tao, kundi ikaw ang magpapadutal at magsusugo ng nilalang. Sa gayon, ang bawat araw ay katuparan ng iyong salita, kaya't ang may pandinig sa kanila ay lubos kang maririnig. Ang may pandamay, lubos kang mararamdaman. Yamang ikay buhay na sa kanila'y taglay, na kung aapuhapin, di ka mapaparang. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Isang araw, sinubukan ang isang kapatid na naglilingkod sa chapter ng Valenzuela na nung mag-text po siya eh, hindi ko yun nakita. At nang nabasa ko'y anong oras na, ang sabi ko na lang po ay, Ama, bahala ka na. Di ko man tugunin, naroroon ka. Sapagkat pinakita mo lamang kung paano ikaw ang pinaglilingkuran niya. Ang bagay ay mapapalitan. Ang buhay siyang iyong itinira, maari pang muling kamtan na wala sa kanila. Buhay ba ang Ama? Subalit, bilang tao, kung siya maramdamin
at nagdamdam, maari niyang sabihin, pambihira naman eh kasi ako. Dumulog nga ako, hindi man ako pinansin. Di man niya ako sinagot man lamang ng pampalakas ng loob. Na ang wika nga ay, kung minsan ay kailangan mong gawin to sa kanila upang doon makita, matampuhin pa ba sila? Upang makita, maramdamin pa ba sila? Upang makita, may nakamta na ba sila? Nasaan ang katatagan, paniniwala at pagiging matapat kung naroon ang pagdaramdam? Hindi dadaroy ang mainam na isip, ang mainam na damdamin kapag mayroon kang pagdaramdam. Sa makatwid, anuman ang ginagawa mong paglilingkod, kung may pagdaramdam ka, tapat ka ba sa Ama? Totoo ka ba sa Kanya? At siyaon, congratulations, nakapasa ka. Kung nanunubok ang tao'y may pagsubok ding ginagawa ang Espiritu, sapagkat ang wika nga, paano kung makikita anak kung tapat ka sa akin? Kung lahat ng gagawin ko sa'yo'y makatutuwa, kung lahat ng kakamtan mo'y makaliligaya, kung lahat ng hiniling mo'y pagdakay, eto na. Kung magaan lamang ang tatahakin mo, paano mong nasabing nakiakibat ka sa aking pagdurusa? Subalit sa kabila ng dinanas mo, ako pa rin ay ako. Panaligan, ako'y sumainyo. Sasainyo rin ang ano sa akin ito. Buhay ba ang Ama? Hindi inisip na dapat sa oras na ito, tinawagan ako para palakasin ang loob ko. Lumaban ka, anak. Nasaan ang kaloob? Nasaan ang pinagkaloob? Kaya, yaon ang hindi batid kumisan ng tao. Upang kumisan, maranasan mo kung papaano magtibay, kailangang mayroong kang daranasin, may kaganapan. Upang kumisan, masuri mo ang sarili mo kung nagbago ka, kailangan may manggalit sa'yo. Para makita mo, totoo ka na bang nagbago? Upang kumisan, kung saan ka mahina, doon ka naman tinatalo. Upang makita ang sarili mo, sa kahinaan mo, iniba ka na pala ng Ama. Subalit, kapag ang pagkatao mong nanaig at katauhang pagkatao mo ang pinairal, sadyang di mo nga mababatid kung papaano mo ito lalabanan, pakikibakahan upang mahalugpasan. Sapagkat ang isip mo'y tao, damdamin mo'y tao, kaya't doon napapatotohanan ng Ama, ang espiritu ng katauhan nila'y iba na. Hindi na yung isang espiritu, kundi siya na, natutong umunawa, natutong lumaban, natutong nagpakatapang. Kaya, kaninang pagdating niya, nakatawa pa. Sa makatwid, sino nga bang pinaglilingkuran mo? Wika nga niya. Ano nga bang pinaglilingkuran mo? Kung hindi mo mapapatotohanang sa kabila ng naganap na iyo'y napapasaya ka, sa kabila ng kaganapang iyo'y umaasa ka, sa kabila ng pangyayaring iyo'y maligaya ka pa, sa kabila ng naganap na iyo'y di nasubukan ka. Kaya naman, ang katapatan ng Ama, napapabahagi niya at puspos niyang naipapamahagi sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga anak niyang nakikipag-totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At isang kaganapan kanina, pagkatapos nagbanyos, bilang apokunsino, sa isang bata na binatilyo na 2 gabi yaong dinadala dito, subalit sa patnubay ng Ama'y magaling na. Kaya,
ibinibigay. Hindi siya tinangi, hindi siya tinatangi, kundi bilang mapapakita at pinakikita sa kanya yung sinabi, kailangan to pa rin. Hanggang matapos na mabanyosan at kukuha bilang apukunsing maliligo ang katawan, kukuha ng mainit, doon po kumukuha ng maligamgam, pampatay ng lamig sa init. Tatlong tabo, sapat na yun. Ngayon, nasa lubong ang alaghag. Sabi, ay, ako na lang po, Eka, apo. Ako na lang po ako kuha. Ay, hindi, ako na. Hindi po, Eka, ako na. Kinuha yung timba. Sa madaling salita po, hindi naman umuwi bilang tao, nagtungo muna doon kila kapatid na Maria. At kinausap yung apong nilalagnat. Pamyami ay may lumagabog at nagkakagulo. Na-slide ang kumuha ng tubig. Naku po, sabi ko ama ko, huwag po sanang tubig na mainit ang bumuho sa kanya. At, ayun, sakit po, aray ko po, hindi ko po makita. Pag-aralan po ninyo at bakit binahagi. Sumaklolo lang siya. Tumulong baga. Nagmagandang loob. Napahamak pa. Na kung makitid ang pangunawa mo at wala ka sa pangunawa, sasabihin mo, mabuti pang hindi na ako ang kumuha. Kung di ako kumuha doon, hindi ako nagkaganito. Yaong magandang ginawa niya dahil sa pagsisisi niya, may nakamtan pa bang mabuti yaon? Ganyan ang tao. Kumisan. Sa ginawa niyang maganda at mabuti, dahil may dinanas siyang hirap at sakit, manunumbat na, magsisisi na, sisisihin na ang kung sino at maninisip pa ng sarili niya. Subalit, yaon baga ang gusto ng Ama? Kaya nga't ipinakita ang isang halimbawa sa pagiging matapat at makatotohanan ng Kristo. Sa kabila ng ginampanang katapatan at pagiging makatotohanan, kinutsa, hinamak, hinusgahan, siniraan, pinahamak, subalit walang sinambit. Patotoo lamang ng Ama na ito ang aking anak na kinalulugdan, puspos ng aking espiritong banal. Kaya sa pagiging puspos na gawa ang pagmamahal ay ibahagi kanino man. Mahirap to pa rin ito ng tao, sadyang walang makatutupad. Kaya nga tinuran niya na maliwanag ay ito. Ang sinumang hinirang ko'y walang gaganap at tutupad sa ipapako sa krus, mamamatay sa krus, magpapasa ng krus at ihilahod ang katawan at hahagupin ang latigo, sapagkat walang isang makatutulad sa akin. Kaya nga't sa istorya ng aking buhay anak ay naitala ang mayroong humirang sandali at ipinasan na isadyad ba? Pumayag ba naman ang tagapagligtas na siya na ang magsimula doon sa kung saan at isasadyad ang pinapasan? Hindi. Literal na binabasa ito ng tao't di nawawawaan. Alalaumbaga ang ibig ituran. Sinong nagpasan na wala siyang kasama at kukunin ang kanyang pinapasan at di loloobin na yun namang kumuha na yon nang dahil mahal din ang Ama, ay pababayaang siya na lamang ang magdusa. Pawang katotohanan, ang kaakibat ng pakikitungo at pakikibahagi sa kapwa-tao ng kabutihan, Ama'y nakatunghay. Kung niloloob niya man, napapasan sa iyo ang pasanin, ngunit nandyan siya patuloy para tulungan at damayan ka sa pinapasan mo upang di ka
magulapin ang pasanin mo sa buhay. Ang lahat ng makikibaka sa kabanalan ko, anak, wala nang tutulad pat makatutulad sa aking anak na ibinahagi sa inyo. Sapagkat nag-iisa siya na nagkatawang tao, kayo'y tao mismo. Laman, alabok ang pinagmulan at inugnayan ang buto para kayo'y mabuo. Subalit ang nagkatawang tao'y walang buto. Kung kaya't hindi nyo kaya ang kinaya niya. Kaya't sinong tapat at makatotohanan na hindi makasasadyad? Yamang ama'y kaakibat, pamatok na mainam at galak ng sinuman. Mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Lahat kayo kung may dinadala, may kasama kayong nagdadala nito. Lahat kayo kung tumatahak kahit tsanda ko, may kapiling at kasama kayo sa pagtahak sa daigdig. Hindi kayo nag-iisa. Kaya, kung nababatid ang kwento ng isang naglalakad sa karagatan, nang alam niya yaon lamang ang paa niya, subalit bakit may kasamang bakas? Ang patutooy, ako ang isa anak. Kasama mo kong humahakbang sa lawak ng karagatan at di kita pababayaan, ako'y iyong kamtin at huwag iwawalay. Kaya't kung ako ay sumasayo, ika'y sumasa akin at di ko pababayaan kailanman sa matapat mong damdamin. Yamang ako ang nadama mong tapat na nagmamahal, ano bagang di mo mararamdaman na galak sa kalooban. Alalaong baga, kung magkamisan at iniisip man ang mga anak ng ama, pinabayaan ako. Bakit ako'y nagdurusa? Tumulong lamang ako, dumamay lamang ako, nakiisa lamang ako. Kung tunay kang anak ng ama at kinikilala mo ang kabutihan mo at kabuti ang ginawa mo ay para sa kapwa mo at para sa ama, hindi mo sasabing nagdurusa ka. Sapagkat ang ginawa mo'y di sa kapwa mo, ginawa mo yaon alang-alang sa ama, kaya't nang dahil alang-alang sa kanya, batid mong hindi ka pababayaan at matutuwa at magagala ka. Katulad ng paglilingkod, paano mo nararanasan ang mahirapan kung kaakibat mo'y ako lamang? At kung sadyang akong sumayot, ako nga ang nag-atas. Paano mo mararamdaman ang hinagpis kung ako nga'y sa kalooban ay sa'yo'y nananahan? Sa makatwid, katauhan mo ang pinaiiral di ang sa'ki kalooban. Kaya't paanong nasasambit ng ganitong nilalang, ako'y kapiling. Mga minamahal, ang hirap ay sa katawan lamang nararamdaman. Ngunit ang kaluluwa nyo'y di makakadama ng hirap ng inyong loob. Manapa kung siya'y pinababayaan ninyo. Nagkakasakit siyang wala kayong mararamdaman. Mamamatay siyang di nyo namamalayan. Kaya't buhay pa ang katawan nyo, patay na kaluluwa nyo kung di nyo binubutsog at pinakakain. Ano ngayon ang nasa kong sambitin sa inyo? Anong silbi at kabuluhan ng kabutihang ginampanan kung sakit ng kaloob ay naramdaman? Ang pagtupad at pagganap sa kabutihan magaan niyong tinatawid sapagkat batid niyong ama ang kaakibat at kapiling. Hindi katulad sa isang pagtupad na nagluluto ka. Kaya ka nagluluto para sa iyong anak, para sa iyong minamahal.
Kaya ka nagluluto para ikay bayaran at ito'y hanap buhay. Kaya ka nagluluto para ikay makapagtinda at ito'y kitain mo. Subalit, ang pagluluto ko sa pamamagitan ng kaloob sa inyo, walang apoy kayong makikita. Subalit, napakakain sa inyo ng iba ang lasa. Kaya nga, kung nakakain ninyo ang mga hinahain ko, nabubusog ang katawan nyo, maging kaluluwa nyo, espiritu. Sa makatwid, hindi kayo maghihinagpis, hindi kayo magdaramdam, hindi kayo masasakitan, hindi kayo magagalit, hindi kayo magngingit-ngit, hindi kayo magtatanong, sapagkat batid nyo, kung may ginawa mang hindi totoo at tama ang kapwa nyo, Ama ang gaganti. Kaya ipagpapatuloy nyo ang kabutihan at patuloy nyo ang tutukdin niyaon, hindi ganang sa inyong sarili at di ganang sa inyong kapwa, kundi ganang sa inyo'y tinanggap at yaong nananahan sa inyong espiritu. Ano ngayon ang layon kong ituran, mga mahal? Yao na nga ang kayang nagtitibay ang tao at nakapagtitibay ang tao, di ganang siya at di ganang kanya, kundi ganang Ama at ganang Espiritu niya. Kaya't mapapalad ang sa kabila ng hamon sa kanya'y tukso. Subalit lumaban at nilabanan na panaigay ang Ama, saan man magtungo anumang kasuutan, hindi yaon ang mamasdan ng Ama, kundi kanyang kalooban. Anuman ang sinambit, anuman ang ginawa, di yaon ang hahatulan niya, kundi ang pawang katotohan ng kanyang taglay. Kaya, ipagsumigaw man ang banal na Ama, kung ang nagsusumigaw ay may galit, hindi niya maririnig at di niya nararamdaman. Kaya't ang layo ng Ama, ikaw na anak niya, gawin mo ang marapat, tupdin mo ang dapat upang lahat ng iyong ginagawa alang-alang sa akin, kalugod, lugod kitang masdan. Sa gayon, habang nalulugod ako sa iyo, nararamdaman mo'y ako. Habang nararamdaman mo'y ako, ni isang kapwa mo'y wala kang masasaktan ng damdamin. At maging ikay di masasakitan, yabang ako'y nasa iyong kalooban. Ano pa kaya kung tunay kang ang lingkod at naglilingkod kang matapat, at kung tunay kang tagasunod, kung tunay kang sumusunod? Ano kaya't kung ikay anak at tunay kang ang matatawag na anak? Di nga ba't ang anak at ama ay magkaisa? Kaya nga't ang ama't anak ay pinag-isa. Yamang iisa nga at wala nang iba. Kaya't kung ang mga anak na binabaan at inaralan ay iisa man din, kapwa iisang layunin, hangarin at gampanin, nang dahil sa akin, wikang maliwanag at malinaw ng Ama. Sapagkat hindi kayang pairalin ang kalooban bilang katauhan, bagkos ang umiiral at nangingibabaw ay ang kalooban ko, yamang ako'y suma sa katauhan, banal na espiritu. Kaya nga't magalak, magpuri kayong lahat sa pagiging tapat at marapat ninyong pagtanggap at pagtupad. Wikang maliwanag ng Ama sa lahat ng tumugon sa kanyang panawagan, at kaakibat man ang kanilang pagdalisay, galak pa rin umaatigabo
ang numunukal sa kalooban sapagkat di pinapatay ng Ama ang sayang mula sa Kanya. Yaon ang pagpapatibay at pagpapatutuo niyang, ako anak ay kasama mo, kaya't mawawawaan mong kapwa mo at mawawawaan mo rin yaong kaganapang pinatupad ko sapagkat ako'y ako nga sa iyo, yamang kaisakot, batid mo kung sino ko. At yaon ang katotohanan, mga minamahal, kaya't magalak, magpuri kayong ganap, kayong samay tapat at marapat. Ang puso nyo'y naaliw, hindi nasasaktan. Nagmamahal, hindi nagdaramdam. Nagbabahagi ng kaukulan, hindi inaalis ang karapatan. Sapagkat Ama ay Ama na nga noon ngayon at kailanman sa lupa na tinanggap ng mga anak na nakipagtotoo sa hindi nakikita, subalit damang-dama at namamayan nakikitahan bilang templo ang katawan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung ang nagsasabi ng totoo'y di mapaniwalaan, paano pang paniniwalaan ang isang sinungaling na nilalang? Subalit sadyang ganyan ang buhay sa sanlibutan. Kaya naman ang Ama ang nagtatalat, nagtatakda ng gawa ng tao sa lupa at siya rin ang katulad at tamang timbangan. Kaya magalak, magpunyagi at magsumigaw ang nakikipagtotoo at totoo nga sa pananaw ng Ama ang mga nasisilayan niya. Subalit, mahabag sa sarili, ang batid naman niya ang sarili niyang kalooban kung anong nilalaman, ngunit patuloy na Ama'y dinadaya lamang. Mahal na mahal ko kayo, uwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sino ngang magpapakasakit at magsisikap na tumupad kung lahat ng tao'y may pait sa dibdib at kung lahat ng malalasap ay puro pait, wala nang makalalasap ng tamis at wala nang matitigib ng galak. Kaya kung may pait may tamis, kung may dilim may liwanag, kung may hirap may ginhawa, kung may sakit may kagalingan, kung may kahinaan may kalakasan, kung may kaguluhan may kapayapaan, at kung mayroong labis ay inaawasan, at ang kulang ay pupunuan, ang kamalian ay itutuwid, at ang masama ay pagiging dapating mabuti. Sa mga tapat na sumusunod at kumikilala sa nasa't layo ng Ama, yamang sila'y anak niya. Nekaramenayahanam. Ang nagpapakabuti, mahanap pa ng pamamaraan kung paano paging dapating maging mabuti ang kinamtan. Ngunit di ganang sarili niyang tutupad at gaganap, kundi ang Ama ang maghahanap at sa Kanya'y ilalagak at ang taong anak niyang matwid at tapat, patuloy niyang pinatatatag. Nekaramenayahanam. Subalit kailanman ay di ka masasabi ng Amang totoo sa Kanya kung kahit sa tatlo, kataot, lima o isa, may sama ng loob ka. Nekaramenayahanam. Kaya nga't maliwanag na tinuran, ang di marunong magpatawad ay di ko patatawarin. At bago kayo marap sa aking dambana, iwanan nyo muna ang inyong kagulumihanan at kung mayroong kayong di kausap ay tunguhan nyo't kausapin. Nang sa gayon pagharap nyo sa akin,
kalooban nyo'y mabuti man din. Mahal na mahal ko kayo. Kung gagawin mo na lamang kasinungalingan ng pananampalataya at pagtupad, anong silbi ng kapagalan at ginagampanan? Kaya't mas mainam ang gawin ay tama't tumpak, na pagal ka man, naginhawahan ka man din. Nahirapan ka man, naging maalwan sa katawan, sapagkat ang dinulutan mo't inalayan na ama, siyang sayo'y nagpagaan ng sayo'y kahirapan. Na nararamdaman sa iyong kalooban, sa iyong pangangatawan, sa iyong kaisipan. Kaya sa hindi namamalayan, nakatutupad, bagamat di nasilayan, nakapiling at kasama man din, espiritong banal sa tao'y nananahan. Mahal na mahal ko kayo. Ang espiritong isa'y manlilinlang at mandaraya, kaya't maaring linlangin ang tao at maging mapagkunwari. Subalit ang espiritu ng katotohanan, kahit isang iglap, di madadaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, yaon ang patutuo at patotohanan nyo ngayon, aba nga ang suma sa inyo't banal niyang espiritu. Mararamdaman nyo kung ano at sino siya. Yamang batid nyong di masasambit ito ng kapwa nyo tao at ni hindi mawiwika ng isang mangmang. Maging matalino man, hindi niya mapapag-aralang buong-buong ganito at mabibigkas sa harapan nyo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Magalak kayo mga anak na minamahal. Sa tapat niyong puso, ama ang kasuyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos ni Abel, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa hinandog ni Cain. Dahil din doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos,
pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya ay ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y, hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakanta ng mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon ang naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Mga minamahal, ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod sa dakong malabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila. Sapagkat ipinaghanda nga sila ng Diyos. Ilan lamang sa mga taong binahaginan ng karapatang gamitin at iulat ng Ama ang kanyang katotohanan, kung papaano baga ang salita niya'y may katuparan, kung papaano baga ang salita niya'y makapangyarihan, kung papaano baga ang salita niya'y sinasambit, hindi mismo ng kanyang bibig na makikita dito sa lupa, kundi ng mga anak niyang ginamit na may bibig. Kaya sa kanilang mga katagang ipinaluwal ng Ama at sa pananalig nila't pagtupad na matapat, nalathala sa daigdig ang mga gawa niyang kay inam sa lupa. Ngayon, tao, ang pananalig noon at pananalig ngayon ay iisa lamang salitang pananalig. Subalit, nasa taong tatanggap kung matuwid at marapat ang kanyang pananalig. Kaya't, naghihinagpis kayo kung magkaminsan. Sasabihin nyo, bakit di na ako gumaling? Tapat ba pananalig nyo? O kung kapag hindi pa ito nararamdamang gumagaling at hindi pa ninyo nakakamtan dahil di nyo nga nakikita kung paano kayo gagaling, ang dami nyong katanungan, reklamo't alinlangan. Di bagat maliwanag ang tinuran? Ang tunay na nananalig, nagtitiwala siya sa hindi pa niya nakikita, sa mga bagay na hindi pa niya nakakamtan, naruroon ang pananalig niyang nasa kanya na. Kung magkagayon, ano kaya ang pananalig at pananampalataya mong tapat na hindi pakikita ng Ama siya'y maliwanag na nangusap? Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, mahirap paniwalaan ang salita ng tao tulad sa panahon ni Noe.
Sinong maniniwala sa isang nilalang na sasabihing babaha sa buong daigdigan? Kaya't ako'y gagawa ng daong. Kaya nga't lahat ng taong nagsasalita ng gayon ay pinangangala ng baliw na pagsasabihang sira ulo. Sapagkat sila'y nangungusap ng hindi nila batid, binibigkas ng kanilang bibig. Subalit, nang dahil sila'y sinisidlan ng matapat na pananampalataya at pananalig ng Ama at pinatatapang, sila ang isang patutuo ng tinupad ng Ama, yaong salita niya, at ang ginawa niya, yaong sinambit niya. Kaya, tao ba ang nagsabi sa inyo, ngunit may paniniwalang tapat kayo, at nananalig kayong hindi gagawin ng kapwa niyo tao, ang sambitin sa inyo ang ganito at ganyan? Maliban kumikita siya sa inyo at nakikinabang, yumayaman. Subalit, wala kayong maibibigay na pagyaman sa bawat saglit at bawat pagtungo nyo sa dakong ito. Mga mahal, hindi lahat ng gumaling ay may ininom na gamot. Hindi lahat ng gagaling ay kailangang lumagok. Subalit ang lahat ng napagaling ng Ama, pinagaling niya sa kapangyarihan niya, hindi sa kapangyarihan ng kunsino. Kung magkagayon at pati niyong makapangyarihan ng Ama, di kaya maniwala kayo at magtiwala sa Kanya na ang mabuting ginawa niyo ay gagantihan ng kabutihan. Nang hangarin niyong mabuti, gagawin niyang maging maganda't mabuti ang kahinatnan sapagkat batid niya ang inyong isip at damdamin sa kabutihan niyong tinatalakay at minimiting gawin. Kung magkagayon, anong ikababahala niyo kung nakita ng Ama sa isip niyo'y mabuti ang binabalangkas niyo? Anong ikatatakot niyo kung nabasa ng Ama ang mga laman ng isip niyo'y para sa kapwa niyo? Ano ngayon ang ikababahala nyo kung nabasa ng Ama ang mga nakita niya ay kay gaganda at kay bubuti para sa kaninumang kapwa nyo, na yaon ay batid niya at gusto niya dahil mahal niya lahat ang tao? Kung magkagayon, binalangkas man ang sarili mo, ngunit nabasa niya, patutupad niya at ipagaganap niya alang-alang sa katapatan ng pananalig mo, taong anak niya. Sapagkat, gayon siya ang nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Di man pagdakakarakarakay maalwan magaana ang tinamasa at kinamta nila, nakamtan pa rin ang marapat sa buhay nila. Tao, anak ba kayo ng Ama? Kinikilala niyo ba siya? Suriin niyo ngayon kung kayang sambitin ng katauhang bibig ito. At do'y magtanto kayo paano naisiwalat na iyulat sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, nabagok man ang ulo kapag ninasa ng Amang manauli ang sigla at lakas nito. Maaring buhayin pang nawala ng ulirat at kung di nakalakad, maaring palakarin. Yaon ang Ama, ganyan kumilos siya. Kaya't ang lahat ay mapapakita niyang hiwagang gagawin niya sapagkat mahimala nga siya at makapangyarihan sa Kanya ang lahat ng kabutihan. Mga mahal, siya bang tinatawagan ninyo? Sinasamba't pinananaligan? Kung magkagayon, manalig ka, anak niyang mahal, lumbay mo ang iparam na ng lubusan. Hindi kailan pa man nakakalimot ang Ama sa mga anak niya. Nagnanasang kamtin siya kaakibat dwinay siya. Hindi niyo man naririnig na nangungusap ni di hindi ninyo nahaharap. Hindi nyo man makitang bumubuka, sa bibig niya ay nagmumula ang salita niya. Kung mimitin niyong maganap sa tuwina,
magnanasang mabuti bawa kayo sa mga layon at nasa niya sa inyo. Ipasisilay ang ganang kabutihan. Sino ang naghukay na di nagpabalong ng tubig ang ama upang masalok niya? Gaano man kay luwat at kay tagal, yaw ng kanyang patuto lamang. Nasa kaila ilaliman, yaw ang kanyang malinaw na bubukal. Kaya't inyong pagsumakitan, bungkali ng karunungan, kayo ay sisidlan. Sino ang humingi ng kabutihan at kasamaan ang kanyang ibibigay? Sino ang humingi ng liwanag na dilim ang patuloy niyang ialay? Sino ang humingi ng gala na patuloy niyang palulumbayin? Kung matapat ang matuwid niyang gawa na sa ama'y nagmula, sinong iiwanan niya? Yamang nalulugod sa mabuting gawa ang ama sa mga anak niya sa lupa. Di nga ba't habang minamasdan ka, anak niyang nagsusumakit pawa? Nakamtin mo't matupad mong kabutihan niya na ipapahamak ka pa niya. O tao, itong iuulat ko, hindi gayon ang ama, kundi mabuti siya. Kaya't ang bawat kabutihan niyo, panaligan niyong may ganti siya. Kung lumuhat dumanas kayo nang dahil sa kabutihang gawa niyo, manalig at magtiwalang lubos kayo. Pagdalisay, pinatatag lamang kayo. At nang itagda ng araw, nakalaya kayo, nasihan at nagalak. Yaon ang ama, aking mga mahal, na nasa kong sa inyo'y ipahayag. Isinisiwalat ko sa inyo ang marapat, matanto nawa ninyong ganap. Maramdaman nawa ninyo sa kalooban pagmamahal niyang matapat, upang kayo'y maging tapat sa inyong kapwa. At di kayo sa sarili lang naging matapat, paano nyo makikita at makikilala ang kabutihan ng ama? Kung di daranas kayo ng luha upang iparam niya at pahirin niya, kung di daranas kayo ng hira upang kunin niya at pag-anin nito, at kung di kayo hahakbang at usad, paano kayo makakasadhad? Kung di kayo lalaban sa hamon ng buhay, paano nyo mahahawakan? Yaong tagumpay na sa kanya'y nilalaan, kaya't patuloy kong sa inyo'y dinaratan. Iniuulat ko't sinasambit sa inyong lahat, ama'y hindi nagpabaya kailanman, at di kailan magpapabaya, at di kayo iiwanan. Kaya't kayong lahat sa kanya'y manalig, magtiwala kayo na may katapatan. Walang matalino gaano man kabihasa sa Bibliang magbasa, kundi aakma at uog na yan siya ng tama't marapat ng tumpak na pahaya. Nakma sa kanyang mga inuulat ang
may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang katalinuhan mula sa kabanalan hindi maaring palipitin ng salitang matuwid, hindi maaring ibahin ang kahulugan sa katungkol at kaukulan ng kung anong nasa niyang ibigay sa kasulatan. Kaya nga, sa kathang isip maraming napahamak sa makatotohanan, naging daan ng kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Kung kinakathan ang isip mo, galit sa iyo ang kapwa mo, di bagat magpupuyos ang damdamin mo? Subalit kung malinis ang laman ng isip mo, may galit man sa iyo, may galak ang puso mo. Sapagkat wala ka ng bali at di mo iniisip yaon nang dahil wala kang damdamin tulad ng masamang nilalang. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano pa ipangungusap sa inyo ang taong nagpapakatotoo sa inyo kung kayo'y di nakikipagtotoo? Kaya't may hangganan ang lahat. Hindi ngayon sinidlan ka ng tubig sa timba mo at nananatiling sa palagay mo'y malinis ang laman nito. Iniwanan mo't pinabayaan at sabi mo'y sasalukin mo isang araw dahil sa iyong paniniwalang malinaw. Ngunit nang niloob ng Ama, dahil di tapat ka, pinalabo niyang tubig na malinaw na kaloob niya. Ano baga ang ibig kong ituran? Huwag niyong dayan ang Espiritong suma sa katauhan niyo, sapagkat kung ang salitang banal na nasa Bibliang binabasa ninyo ay siya mismong naroroon sa puso niyo, maaaring ang manatilit manahang malinaw ito. Subalit, kung naroon ay di mo nagagawa at natuwid mong sarili ang kinagawa mo, dinadaya mo tao ang sarili mo. Kaya't ang malaboy na labo pang lumalong lumabo at ang malinaw na palabo mo dahil sa isip mong masama sa kapwa mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung ang nagpapakabuti siya pang masama sa pananaw ng kapwa-tao, sino pa ang totoong tao? Sa makatwid, kilala ng Ama ang lahat ng anak niya at di na kailangan mga twiran ang totoo sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo sapagkat ang Ama ang nakatatarok na kalilirip, kilala niyang lahat ng kanyang mga anak. Pagharian kayo. Mapapalad at magsipagbunyi kayong matapat. Puso ninyo'y nilagakan ng karunungan upang madama niyo ang pagmamahal na totoo sa Ama nagmula. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya nga't may balimbing upang ihambing sa nilalang. Kaya nga't may linta upang ihambing sa ugali ng tao. Kaya nga't may uod upang ihambing sa gawa ng tao. Kaya nga't may gamo-gamo upang maturan ko. Ganyan ba kayo karupo? Huwag tao, hindi nyo tatamasahin ang katotohanan ko. Wikang maliwanag ng Ama sa inyo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, patotohanan yung totoo kayo sa tinatawagan nyong naglulumod pa kayo. Masilayan niya't madama puso nyo'y totoo, sapagkat hindi malilihim kahit isang kitrot at kislot at tibo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang bagay ay napapalitan
anumang namatay na halaman ay mabubuhay, subalit ang saktan mo ang kalooban ng kapwa mo na di naman totoong mga paratang nyo, ang Ama na magdudusa, magbibigay parusa. Nekaramenayahanam! Nekaramenayahanam! Panandalian lamang ang siglat lakas ng taong nagpapakatotoo wika nila, ngunit may hangganan kapag tinakdanan ng Ama, kaya't napakahirap linlangin siya, magpakatotoo kayo, mga mahal na mahal ko. Nekaramenayahanam! Nekaramenayahanam! Gayun ko kayo kamahal! Itinuturan kong matwid, pinadadama kong dapat, sinasambit kong karapat-dapat, sapagkat ayaw kong lumigwak ang anumang pinaapaw sa di dapat. Kaya't ang layon at nasa ko, maging marapat kayong lahat, sapagkat walang taong matwid, walang taong banal, ngunit ang banal na espiritong sa inyo'y nangungusap, tapat at matwid kanino man. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kung lahat ng tao'y talusira ang isip at damdamin, wala nang gaganap at tutupad. Subalit, batid ng Ama ang totoo, kaya't pinatatatag, pinatitibay, naganap. Hindi nararamdaman ang sakit, hindi nararamdaman ang galit, hindi mararamdaman ang hirap, hindi maglulumbay, kundi magagalak. O tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, ilang katauhan na hinambing kong lubusan upang inyong mapagbulay-bulay. Ano kayo? Sino ang mga ninuno nyo? Kung ang ginawa nila'y magagawa nyo, kalulugdan din kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya ka nananampalataya, sumasamba't dumudulog sa Ama, batid mong buhay siya. Buhayin mo sa puso mong taglay, yaong kalooban niya, wag ang kalooban mo tao, nang di masakitan kang totoo. Kaya't masaya ka ba? Maligaya ka ba? Puspusin ka pa kung tapat ka anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Sino nga ang pipiling gawin tupdi ng ganito? Na ikay hamak-hamakin pat pagkutsain ang kapwa mo? Wala nga mga mahal ko. Kaya nga't kung bilang pagkatao'y di pipili ng ganito, kaya't di nga pinili ng tao ang kanyang gagawin, kundi ako. Yao ng pawang katotohanan, sumain nyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandama ay nakadama. Sumain nyo ang paghahari, kung kakantin nyo, kaligtas ay sasa inyo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba, Ama? Naku, hindi pa raw tapos. Diyos ko, tama ko. Kala ko'y tapos na po. Pasubali ko, Constance, bumalik ka at magbasa. Alam niyo po, sa dating buhay ko, hindi mo ako mapapabasa ng ganito. Karami niyong nakikinig. Eh, sigurado, kumakapak ang baba. Sa nervyos, sa takot. Subalit, kay buti ng Ama. Ngayon, kung ikaw naman ay nagbabasa ng Biblia niya, nangangaral ka sa kapwa mo, nagsasabi kang ganito, ganyan, eh ikaw mismo hindi mo nagagawa yon. Kaya alam niyo po, sabi ko sa Panginoon kanina, Diyos ko, tama ko, huwag niyo na pong pababasa sa akin ang Biblia. Natatakot po ako, di ko may sa buhay ito. Bakit anak? Anong nakatakot dyan? Ang totoong tao, hindi natatakot eh kang sabihin yan. Sapagkat, alam niyang kasama ko siya sa pagganap at pagtupad. Kaya,
kaya po mapakahirap. Kumisan kala natin tama tayo. Mali pala tayo nun. Anong sasabihin natin? Patawad po at tinama mo po ako. Salamat po kung hindi sa pagtatama mo'y wala akong alam, kundi sa pagtutuwid mo'y di ako matatama at maitutuwid. Eh paano po kung walang magtutuwid at nagtutuwid sa iyo? Di akala mo'y totoo ginagawa mo. Ano po? Ngunit para mapatotohanan mong totoo, buksan mo Biblia. Kung totoo kang may espiritu, naunawaan mo yan at magagawa mo. Ngunit kung hindi ka totoo at sinasabi mo lang, eh, malabo. Malabong mangyari. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko at Ama ko, pinatigil ni Jesus ang unos mula kay Marcos. May unos ba kayo dyan? Unos ng buhay. Diyos ko po, dami kong unos. Pero alam ko, Ama, tinapos mo na yung unos ko. Kaya patag na, papatagin mo pa. Buhay ba ang Diyos? Noon po, hindi ko naintindihan yan. Ay, ano ba ako yung bagyo-bagyo na yan? Kala ko, titigil na nga yung bagyo. Kala ko yung bagyong literal na panahon. Hindi pala, no? Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga lagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito sa tubig, ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan na may sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Magnilay kayo? Sino nga ba ang kasama nila? At ngayon, sino ang kasama nyo? Ang ginawa ba noon at gagawin ngayon ay magkaiba pa? Maliwanag ang tinuran. Aalis lamang ako at mauna sa inyo upang ipaghanda ko ang silid na karoroonan nyo at paroroonan nyo. Subalit ako'y muling magbabalik upang tipunin ko ang sama ko. Mga minamahal, wala pa ba ang Kristo sa buhay ng tao? Hindi pa ba nagbabalik? Kailan pa magbabalik? Kailan pa? Ilang taon ang lumipas na ito nang sinambit ito? At namatay ang katawan. Muling nabuhay, nagbalik ang Espiritu at maliwanag ang tinuran sa mga alagad. Ibibigay ko sa inyo ang isinugo sa akin na magsusugo rin sa inyo. Kung magkagayon, sino ang nagsugo at nagsusugo sa mga apostol? Paano'ng ibibigay ito? Sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya't maliwanag na tinuran, sa ngayon, hindi pa ninyo naunawaan ang aking tinuturan o sinasabi sa inyo. Subalit, pagbabalik ng aking Espiritu, siyang magbibigay pangunawa sa inyo. Mga mahal, paano mong sinasabing nasa Espiritu ka?
Panalangin ka ng panalangin, dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, luhod ka ng luhod. Hiling ka ng hiling. Sasabihin mo, naglilingkod ka, maglilingkod ka. Ngunit, mayroon kang kapwa-taon na hindi mo makaharap at tayo mong kaharap. Gusto mo ba ang gayon? At gusto ba ng amayaon? Hindi. Kaya't maliwanag ang tinuran. Sino ang taong ito? Ano't nakapanggigilalas? Sapagkat maging ang dagat at hangin ay nagagawa niyang patugutin. Kung totoo sa puso niyo ang Kristo, tutugot ang unos ng buhay niyo. Ano baga ang mga unos na ito? Dagok sa buhay ninyo na kung tapat sa puso niyong nakatala ang tunay na tagapagligtas niyo, patutugutin niya pagdaka at magagalak kayo. Ngunit bakit? Di bagat maliwanag na tinuran, may sa dalawa tatlo tigit pang nagtitiwala't tapat sa akin, ipagkakaloob kong kahilingan niyo. Paano kung nagpapakatuto ang ilan at ang dinudulog ay hindi? Paano kung nakikipagtotoo at tapat ang isa ngunit ang ilan ay hindi? Di ba't dapat na marapat ay magkaisa't magkasundo? Kaya't kung ang pamilya ninyo ay may karamdaman, pag-isahin nyo ang inyong damdamin, pag-isahin nyo ang pananalig nyo, pag-isahin nyo ang paniniwala nyo, pag-isahin ninyo ang dapat ninyong gawin. Kumilala, tumanggap, manalig, sama sa pangalan ng isinugo sa inyo. May dalahin ba kayo? Nahihiya kayo sa kapwa nyo tao, sa mga nagaganap sa buhay nyo na hindi ninyo kasalanan? Magalak kayo! Sapagkat kung di kayo gumawa ng mabuti, hindi kayo kukutsay ng kapwa nyo. Anong nagawa niyong mabuti kung wala kayong pinagdusahan at magaan niyong tinanggap at magaan niyong dinala? Kung magkagayon, napatotohan ang mabuti ginawa niyo dahil sa ginawa niyo ay nahirapan at nagdusa kayo. Hindi dahil magahan niyong ginawa, dahil kaya niyo. Hindi dahil ginawa niyo, dahil gusto niyo. Kundi dahil sa Ama at ginusto ng Ama. Kung magkagayon, at tapat nga kayo mga mahal ko, ganang kunting na pagkatao'y di mawawari ito at di masasambit sa inyong ganap. Magnilay kayo, kayong may pandinig. Makadama kayo, kayong may pandama. Kung tapat nga kayong tumatawag sa Ama at totoo nga ang kinikilala niyo, Ama, makikilala niyo ang mga aral ko at salitang binibigkas, bagamat kapwa niyo sa harapan ay taong nangungusap at naglalahad. Sapagkat kung ganang pagkatayo, walang talinong tupdin nito at walang lakas loob na iharap sa inyo upang gawin sambitin niya ang mga mararapat na ito. Yaon ang patotoo. Pinatapang ka ba? Tumapang ka? Hindi ng sarili mo, kundi ng Ama mo. Tumalino ka ba't nagkaroon ka ng talino? Hindi pang lupat, kundi para sa Kanya. Hindi kaloob ng kapwa mo, kaloob niya ito. Kung magkagayon, mapapatotohanan mong tapat ang puso mo, maligaya ka ang bawat araw mo'y lumuha ka man, ngunit masaya ka sapagkat alam mo, mabuti gawa mo. Ngunit kung di ka sigurado, sadyang ang gayon pagkatao mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran na ang nasa mo, aking Ama, yaong di kayang sambitin ng labi at ng bibig, ng dila at ng bunganga ng tao sa lupa. Subalit nasambit mo sa kaparaanan ng taong ginamit mo upang yaoy maisiwala at matanto ng mga anak mo. Sa gayon, ikaw ang saksi, ikaw ang nakarinig, at naghayag, nagulat, ikaw na rin ang magbadya o aking Ama ng galak. Sa patuloy na pagsusumakit at pagsusumikap ng iyong mga anak na nagiging matapat
at pinaging dapat mong tumatag upang tamasahit lasapin tamis na yong dulot. Sapagkat kundi mo nga ito gagawin at tutup din, paano nga makatutupad ang iyong mga anak kundi mo babahaginan yaon ang tunay mong habilin? Kaya't hinayo mo't ibinaba ang tuwirang mula sa iyo at ang binahagin at mababahaginan mo pa, napapatotohanang dakila ka, aking ama. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Tinig ng babae, malemya at mahina. Tinig mo, aking ama, matatag at matibay. Kaya't kung paano niluwal at binuka, bibig ng babaeng lampa, pinatapang mo nga. Sa gayon naganap, ang sayo'y wika, at gagawin mong dapat na ipasilay sa lupa, sa takda. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang taong mabuti at may kahihiyan sa kakaunti at kakayahan, sa karampot niyang kakayahan, na gusto niyang makatulong sa kapwa niya, ay ginagawa niya, di ba? At kapag nagawa niya yaong may bukal sa puso niya, masayang-masaya siya, di ba? Kaya kahit candy lang ang naibigay, masaya na siya, di ba? Sinong nagpasaya? Nagpaligaya sa kanya. Yaong amang nararamdaman ang puso niya, kaya marunong siyang magmahal at magpahalaga sa kapwa niya. Ngayon, mapapatotohan ang totoo nga siya kung ang puso'y patuloy na nagmamahal pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Huminga nga kayo ng malalim. Sabihin mo sa puso mo, puso, hindi ako ang may bigay sa'yo. At di rin ako ang bubuhay sa'yo. Kundi inugnay ka lamang sa aking pagkatao. Kaya't damhin mo ang Ama nang maramdaman ang buong katawan ko at mapagpumiglas ang pagmamahal na ito'y may bahagi ko. Narinig kaya ng puso nyo? Kapag ang Ama naroroon at Kristo, narinig ng puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh. Sige, magsalita nga kayo. Kahit anong gusto nyo sabihin. Oh. Saan nagmula yan? Sa isip nyo? Kung magkagayon, kung ang isip mo'y marumi, paano kang dadatala ng banal na salita? Hinahayag mo'y pawang katotohanan. Sinasabi mo'y pawang Diyos Amang lumikha. Ngayon, ang isip mo pala'y kay rumi-rumi. Hindi ka ba nagagalit sa isip mo niyan? At di ka nagagalit sa sarili mo? Baka mapahamak ka? Kaya't ang wika ng Ama, anak, kung malinis ang laman ng isip mo at malinis ang laman ng puso mo, malinis din ang lalabas sa bibig mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, di mo magagawang magbintang, di mo magagawang magparatang, di mo magagawang matol, di mo gagawin ang manira ng kapwa. Buhay ba ang Ama? Ngayon, pinabuti ka na ng Ama, gugustuhin mo pa bang maging masama ka? Paano mo magagawang hindi na maganap ang ika'y sumama? Hindi mo kaya, sapagkat sa isang iglap may pumapasok na hindi maganda sa isip ng tao. Ngunit kung ang Ama nararamdaman mo at nasa puso mo, sasabihin mo sa kanya, Ama, ayoko nito, magkakasala ko. Ayoko nang marumihan pa pusong nilinis mo. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, ang unos sa buhay mo, kay gaan sa kalooban mo, sapagkat ang suma sa kalooban mo'y Ama, hindi pagkatao mo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan.
mahal na mahal ko kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Paano mong sasabihin tao na umiiwas ka na sa kapwa mo na matuksot magkasala? Kung iba't ibang tao naman din ang nakakaharap mo at nakakausap, hindi ba dinadaya mo rin ang sarili mo? Ngayon, iba't iba mang kapwa mo ang kausap mo at kaharap, kung wala kayong pinag-uusapan kundi ama pandit, ama't ama pa rin. Anong mali sa inyo? So, balit kung pinag-usapan niyo iba, nagkasala kayo. So, mainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Yaon ang patutoo. Kung anong bukang bibig mo, siyang laman ng puso mo. Kung lagi mong sinasambit ay ang hinanakit sa kapwa mo, hindi pa rin namamatay ang hinanakit mo. Ngunit kapag ang sinasabi mo ay kaparaanan kung paano ka magbabago at babaguhin ang kapwa mo, wala nang nilalaman ang puso mo kundi mag-akay sa kapwa mo. Ngunit at pasubali, kung ang inaakay mo at tinutuwid mo ay gusto ka, gagawin niyang tanggapin. Ngunit kung wala siyang damdamin, gaano ka man kabuti, katotoo at kaganda ang layunin, hindi niya paniniwalaan. Wala na sa taong nagpapakatotoo ang sala, nasa tao ng alibughang anak ng ama. So mainyong kapayapaan, pagharian kayo, nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tatandaanin niyo tao, may wakas ang buhay niyo, nagmula sa labok, magbabalik sa labok. Subalit, ang ginawang kabutihan, wala na kayo'y pag-uusapan pa. Gayon din ang kasamaan, wala na kayo'y pinag-uusap at ngit-ngit na ngit-ngit pat kapwa niyo tao'y halos hamakin kayo. Ngunit ang kaibahan ng kabutihan, amay na lugod na, kapwa nyo'y hahanap, hanapin pa kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Alam ng amang nagpapakabuti at alam ng amang nagmamabuti. Kaya't nalulugod siya sa mga anak niyang totoong nagpapakabuti kaysa sa nagmamapuri. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Pintasan ka mathatulan ng lahat ng tao sa mundong ito. Kung ang ama naman ang siyang nakikipagtuto sa iyo, hindi bali na tao, hindi bali na tao na walang magpuri sa iyo. Ngunit, kung ginusto ka ng kapwa mo at pinuri ka ng kapwa mo, ang ama'y nagalit sa iyo, kawawa ka tao. Kawawa ka tao. Yan ang tanim niyo sa puso niyo at itala nyo sa isip nyo. Yan ang pakabulayin nyo pag nilayan nyong totoo. Sapagkat sa buhay nyo tao, walang nakababatid kung kailan takda nyo, kaya tangwi ka ko'y ito, patuloy manahan sa mabuti kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Tamang pasigaw, at wari nyo'y galit ako sa pagbigkas ko tao. Ngunit di nyo wari-wari at mawaring totoo katapatan ko sa inyo. Kaya't ang taong mapanurit mapangsuri ng kapwa, ang sinusuri tenga, mata, tinig, boses, salita. Ngunit ang loob, di nyo mawawarit, masusurit, malilirip. Sapagkat walang makalilirip, maliban ang sa inyo'y bumuhay. Kaya't habang humahatol kayo sa hindi totoo, lalo namang nararagdagan ang sala nyo, habang nakikipagtotoo ang totoong tao, lalong kinalulugdan nito. Sumayin nyong kapayapaan, pagharian kayo, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kaya nga't, diyan papasok, doon papasok, ang totoong may pananalig sa ama. Mimithi niyang magalak, matuwa siya sa gawa niya, tulad ni Abraham, ni Noe,
ni Enoch. Ang ginawa nila ay kinalugdan ng ama at si Abel ay gayon din. Subalit, si Cain naghain at naghandog man, hindi nalugod ang ama sa damdamin niyang paimbabaw lamang. O tao, katotohanang katotohanan, yaong aking tinuturan, inyong ganap pagbulayan, tanto inyong tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Magagalit ang puso niyo kung di totoo kayo sa wika ko. Subalit magagalak kayong totoo kung tinanggap niyo'y katapatan ko. Sapagkat kung bilang pagkatao'y di nasambit tinuran ko, kaya't magnilay magbulay kayo, mga mahal ko. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila, tantuin at wikain ang isipan nila, yaong binuksan mo at nabuksan mo ng totoo. Nang dahil na silayan mong nakikipagtotoo, sa isip at damdamin ay ikaw ama ko, kaya't minarapat mo tamuhit kamti ng sayo. O aking ama, nasa mo'y gawin ng tao'y mabuti lamang ito. Subalit patawarin mo kung di magawang para sa'yo. Yamang tinuran mo'y patuloy mong ilalagak ang iyong espiritu. Patuloy na hinihiling ko sa'yo, sila'y patawarin mo kahabagan, kaawaan sa kanilang malabot, minalabong kaisipan ng iyong kalabang di nila nasusurit, natatanto kung paano sila nililin lang, kaya't hawiin mo, paging dapatin mo, mga anak mong tapat sa'yo, tagumpay ay kamtan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Yamang nilob mo sa sarili at tinuran ko sa iyo ito. Kapag natanggal ko sa ang tinatawag na enjiti ng tao, yaw na ang takda't pag-asa mo. Naganap yaon. Ano ngayon ang dapat mong asahan, anak na mahal ko? Katotohanang katotohanan itong sakit tinuturan. Pag-ahari walang hanggan, mahal walang kanatayan, tup din gawin ang marapat, tanggapin ang dapat. Panahon ng Kristo, di lahat tinanggap ng tao. Mga kamag-anak, di naniwala. Subalit, ang tumanggap at nakipagtotoo, tinamasa kalugod-lugod na handog ng ama. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Alala umbaga, tahimik ka man, ngunit nababasa ng amalaman ang isip mo. Naglalaro kung ano-ano. Kaya, bakit di kayo magsuri?
Kung batid nyo ang hindi totoong nasa isip nyo, alam nyong nilalaro kayo ng demonyo. Sapagkat hindi sama yaong gayong pag-iisip. Bakit nyo tinatanggap? Kung totoo kayo, ang may pandinigay na karinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tao, pabalik na ako, patungo pa lang kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Naku, kasarap naman po talagang makipagtotoo sa Kanya, no? Sabi nga, di ba, limbawa yung anak mo, wala ka, umalis ka. Ngayon doon sa tinunguan mong lugar, may nakita kang parang gustong-gusto niya. Di ba, kung wala kang pambili, eh, nalulungkot ka. At kapag nabili mo naman, eh, tuwan-tuwa kang gusto mo, ibigay mo sa kanya. At kapag nakita mo sa mukha niya, parang hindi man siya masaya at nasiyahan sa ginawa mo na yaon, malulungkot ka. Gayon ang ama. Kung minsan, ibinibigay sa inyo ang magpapatibay, magpapatatag ng pananalig niyo para makita niyang totoo kayo. Subalit, nang makita niya, nahihinayang ako. Kala ko totoo itong anak ko na ito, hindi pala. Nanghihinayang din ang ama. Sapagkat sabi nga, kung wala kang pinagdaraan ng hirap ng buhay, sa iyong katapatan sa pananalig sa Kanya, at patuloy mong pinakikibakahan niya on, doon niya nakitang mahirap man ang buhay mo, linabanan mo dahil sa Kanya. Kaya, nang dahil mabuti siya at napakabuti niya, buong panahon kaya'y gayon na lamang ang buhay mo? Walang isinilang na may kutsara sa bibig at gintong nakasakbit at may suot na damit. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka windi ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang pinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalang mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alis ka po dyan sa tabi. At silang dalawa, magtabi po kayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kayo'y muli kinakasal bilang mag-asawa sa habang panahon na inyong pagsasama sa hirap at ginhawa, kayo'y nariritong magkasiping, magkaisa. Patuloy niyong tamasahin ang kalooban ng Ama, ang siyang mangunat mag-ari. Galak sa kalooban ninyo'y tamasahin sa inyong mga anak. At patuloy na pagtitibay sa pananalig at pananampalatayang sumibol sa inyong kalooban. Sa gayon, anuman ang sa inyo'y dinaranas bilang ngayon edad na ay sinapit na mayroong nararamdaman at mayroong sakit, Ama pa rin ang pagtiwala at panaligan. Kailan may di gugupo ang katawan, habang may buhay, kayo ay lumaban. Pagpalain kayo ng higit pang ligaya, galak, sigla at liwanag. Pagpapala na di man ninyo tatamas at kinamtan sa inyong pagsasama, subalit mga anak ninyo, di naman nagdusa sa hirap ng buhay nila. Kaya't patuloy na maaliw kayong dalawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos?
Gusto nila yung malalaki. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Napakahirap unawain. Ano po? Ay, naku, Panginoon ko. Talaga pong kumbisa'y tukso, no? Sa dakong pinuntahan po namin kahapon dahil may misyon, ako. Eh di, natapos na po yung aking gampanin. At yung mga alagad na may ginagampanan pa, eh, dapat uuwi ako. Subalit, sabi po sa akin, anak, yung mga alagad mo, sila'y maiiwan pa. Ika'y uuwi dahil wala ka ng gampanin at ika'y tutulog para makatulog. Eh, ang pera no, sabi ko. Eh, nandun na po. Kumbaga, makakasakay na ako at makakauwi dahil sinusod doon na kami. Dinaanan po kami ni kapatid. Ngayon, eto po. Pasubali ko sa iyo, huwag ka nang umuwi. Yaon po pala ay mayroong gagampanan ng umaga, magmimitsahe. So, ang ibig ko po sabihin ay ano, kumisan eh, may ginagampanan ka na hindi pa sinasabi. Paano po kung nasubukan ako nang pilit kong gawin na ginustong gawin ay umuwi dahil wala na po akong gagampanan eh. Ngayon, dahil ako yun ay na, kumbaga, gusto ko pong mayroon pong umiikil-kil sa isip ko na gustong matalo ako dahil mayroon po akong mga kausap na may problema. Hindi, sabi ko po, nasaan baka ako yung aking cellphone na pinagre-recorda ng may mensahe? Tukso po. Parang talagang gusto kang galitin, ano? Sinaksa ko na yung headset at makikinig na ako nung gabi. Eh, si Arlene po, itulog na. Hanap ako ng hanap sa mga mensahe. Wala. Sko, sabi ko, gusto kong tawagan si Morris. Anong oras na? Alas 12 na may get. Ah, past 12 na. Past 12 na. Ha? Magwawan na, no? Sabi ko, Diyos ko, magwawan na po. Tulog na sila. Ako hindi pa, ah, Panginoon. Sabi ko, wala po ako mapakinggan ng mga mensahe mo para mawala si Satanas. Na hindi ko ano-ano sinisilid. Sabi ko, niribis ako po. Inalis ko. Ah, nandun pala yung nakarecord na mga awit ng banal na espiritu. Alam niyo po, pagkalagay ko doon at nilagay ko na yung nandun pa lang yata sa unang kataga. Tulog ako, nagising po ako mag-alas. Ano ba yun? Mag-alas stress na. Tinanalangin na naman ako. Sabi ko, Panginoon, patulugin muli ako ng mahimbing. Nagising po ako. Ang usapan, alas 5, sila'y aalis na at may gagampanan uli ng mag-alas 6. Naku po, nahuli sila sa ginagampanan nila. Tumawag yung, ay, nandito pa eka kami. Kala ko baka alasin ko kayo aalis. Naku, nakakaya ka ako kayo. Na-late kayo dun sa inyong gagampanan. Ay, hindi na ako ako sasama. Nadating tayo pa ako dun eh. Ayun, mga lagad niya po kunching, mga huli sa gagampanan. Hindi na ako sasama. Sa isip ko po yun, yung pala mayroon ni Daratal. Namisay. Kaya kami tatlo, si Arlene tsaka si kapatid na ano'y naiwan. At yun po, hanggang sa sunduin kami. Ano po ibig sabihin? Ako rin po, gamot ng aking pagtitibay ang mga mensahe.
Kung hindi po diyan, kung hindi ko po yan napapakinggan, siyempre po, pag nasa pagkatao ka na, hindi mo na yan alam, di ba? Kung hindi ko po napapakinggan. Isang araw po, gusto ko magtanong, ba't kaya ako kinamot yung mga may sakit, kaya ayoko nakakumawak ng may sakit-sakit na yan sa pilay eh, sa mga paapa. Eh, Diyos ko, Panginoon, ako naman po yung magmi-mission eh, bati rin pa ako. Sabi ko, alam niyo po kung alin yung eksaktong pagbukas ko, anak, huwag kaya kang malumbay kung may masakit kaya ka, kung nananalig ka, eh, patawarin niyo po ako. Sabi ko, kaya alam niyo po, hindi lang po sa inyo yung mga mensahe na yan. Sa akin din, sa mga alagad, habang pinakikinggan mo yung pinagninilayan mo, oo nga no, ikaw pa bang pinagmumulan na mga salitang yung kaya napakahirap naman po? Napakahirap. Halimbawa sinabi mo, huwag kang chismosa, ay nagchismosa ka. Nakakaya po, ano? Kaya sabi ko, Diyos ko, tama ko, paano po ba namin magagawa ang tunay na kalooban mo na hindi kami liligwak, di kami magkakamali? Yung po pala ang pamamaraan ay ano? Patuloy na manalangin. Panalangin po na matapat, panalangin na totoo dito sa puso, hindi sa nguso. Ano po ba yung panalangin sa puso? Ano po ba yung panalangin sa puso? Nung, anong araw yun? Webes nga po ba yun? 29 po, ano? 29. Tapos na yung gawain, may magbibigil, nandyan po kami, hindi pa mag-alas 6 kasi ang, alas 6 po kasi magsisimula, nandyan kami. Dumating yung isang kapatiran, hindi ko na po sasambitin kung sino. Ngayon eh, matigas. Ganun, hindi siya makalakad. Oh, napahano ka na naman? Sabi. Kasi ginawa ko po eka yung pinagagawa mo, ginawa ko po eka. Oh, mahina ka ako spirito sa'yo, ba't na ikaw ang natalo? Ikaw, sige, ikaw. Sabi po sa akin, apakan ko daw ang paan. Hindi, napakan ko naman. Masakit ba ako? Masakit. Napakan. Tapos, dumiretso lang ka niyan. Sige ka, pumunta ka doon. Eh ngayon po, andyan po yung alagad na kanina, kahapon. Sabi niya, tinext ako, apo, nakakaawa naman po eh kasi, sana po loobin na ng ama. Kasi po sabi niya, pinabaspas niya na sa ganun, sa ganyan, di pa rin po eka nawawala yung ganun. Sana po eka, loobin na ng ama na kayo na po ang makarating. Sabi ko, bakit nga ba? Bakit nga ba ganun? Mayroon akong gustong puntahan, hindi ko mapuntahan. Mayroon namang akong ayaw puntahan, pinapupuntahan naman sa akin. Ngayon po, magtanong kayo sa sarili niyo, kung bakit nga po. Kaya wag po ninyong isipin, ha? Sinasadya ko lahat, ano? Ano po? Sapagkat, kung ako tatanungin nyo lahat ng magaan ang pupuntahan ko, lahat ng masarap, tama po ba? Ngunit bakit nga hindi? Bakit nga hindi po? Sapagkat, ganyan palang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo pwedeng piliin ang gagawin mo, kundi siyang pipili ng gagawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga alagad, sa mga cops, maraming salamat sa Trina po. Ang pasalamat ko dahil may tumanggap po. May tumanggap. Bakit po? Eh kung wala pong tumanggap, sino kasama namin? Pero hindi naman po maaring walang tumanggap sapagkat sinabi niya yan. Siya ang pipili at magbibigay ng aking makakasama. Kaya naganap naman po. Kaya napakabuti ng Ama. Happy anniversary po sa inyo, Cops, Tata Erning. Naway patuloy pa kayong palakasin, palusugin, pagalingin ng Ama at umabangin yung buhay. Dali po kayo dito. Sana lahat ng mag-asawa ay ganyan, ano? Buhay pa. Magkasama.
nga sa hirap at ginhawa, mag-away mat bati, kung minsan mag-asawa pa rin nagmamahalan. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong dalawa, congratulations po. Ano po? Nakakatuwa po, no? Yung may edad na naglilingkod, ano po? May edad na naglilingkod. Sa kabila man ng ganyan, masaya pa rin, ano? Di po ba? Gusto niyo pang po mabuhay na matagal? Gusto pa nila. Gusto pa nilang mabuhay ng matagal. Sapagkat, sabi nga po, nakakatuwa po, no? Gusto ng mga anak nila, i-blow out sila, pakainin sa labas, pero mas ginusto po nila ang dito. Di po ba buhay ang Diyos? Di po ba napakasarap ng pagsasamang gayon, ano? At salamat po sa lugaw na masarap. Talagang parang lugaw ang inyong pagsasama. Opo. Napakasarap at pandesal. Buhay po ba ang Diyos? Happy anniversary po sa inyong dalawa. At sa inyo po lahat na mayroong anibersaryo ng kasal. Anibersaryo ng kahit anong uring anibersaryo. At sa inyo po lahat na mga may kaarawan. Ay, kabae. O paano po? Masaya po ba kayo? May sakit po ba kayo? Ay, opo. Eh, di yun nga po. Ganun nga po. Eh, kasi po, eh, nandun ako. Habang hinihintay ko yung mga alagad ng mga ginagampanan nila, tapos na yun sa akin, nakapingala po ako. At tumudulog sa Panginoon na magampanan nila yung nararapat nilang dapat gampanan at ako naman po, eh, gayon din. Eh, kaya nung tanungin ako, Apo, ay alin po ba yung nagandahan kayo dun sa ano? Ay alin baka ako yung maganda ka? Kasi ka ako, tulog ako eh. Tulog. Tingnan niyo po kabait ng Diyos. Ano, kahit napakaingay. Kaya po pag may dumudulog, yung sinasabi nila, hindi daw sila makakatulog dahil daw maingay. Dahil, eh, bakit? Eh, bakit nagkakanda? Eh, kaingay po, sa school po kami eh. Recollection ng mga bata. E di nagpo-program, may paliksahan po ng ganito, ganito. Sayaw, kanta, gano'n, napakaingay. E ako po'y nakaupo at sila'y nagja-judges. Naman, aba. Eh, nanonood po ako eh. Sabi ko'y naku po, kapatid, gusto ba ninyong maiwan na dyan? At ako ka ako'y uuwi na. Ay, si Apo, sasama naman din kami, sabi niya. Eh, ramdam ko po si Arlene, eh, gustong manood. Kaya, yun po. Pero napakabuti po ng Panginoon, ano? Ano po ba ibig ko sabihin? Para po tayo ay hindi masyadong nagiging maribdibin ang Diyos, ang ating isipin. Buhay po ba ang Diyos? Totoong-totoo po. Sabi nga sa banal na aklat, may humaba ba ang buhay? Sa taong maalalahanin yung mapag-isip daw, yung matatakutin sa buhay, maraming naalala, magulo-isip. Meron daw po bang humaba ang buhay sa ganon? Lagi ko pong inaalala yun. Alalahanin nyo rin po. Eh halimbawa po ano, nagpaganda ka. Paganda ka ng paganda. Sige, paganda ka ng paganda. Nagpapa-parlor ka, nagpapaganyan ka, kung ano-ano pang inukus-kus-kus-kus mo. Ang utak mo naman ay gagulo-gulo. Ang isip mo'y kay gulo-gulo, gaganda ka ba nun? Gaganda po ba kayo nun? Ay, sigurado hindi po. Dahil, kung ano yung nasa isip mo, kapag naiinis ka, mainis ka rin. Kapag natatakot ka, matatakot ka rin. Eh, kaya sabi mo, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, eh, paano po kayong gaganda nun? Eh, teka po muna. Meron nga ako nakita eh. Gusto ko nga tanungin eh. Magkano ba ako yung paganyan? Lulukoy ko sana eh. Kasi eh, baka magalit. Wala yata. Bibiruin ko lang sana siya eh.
Wala nga, eh. Gandang-ganda ako sa kilay niya, eh. Kulay asul, eh. Maberte-berte. Wala. Maberte-berte. Eh, yung pala, sabi ko, ano ba yun? Tattoo! Tattoo pala! Kaya pala nakapix. Nakapix. Kulay? Eh, no, silipin ko. Eh, wala na pala ka akong kilay. Guhit na lang. Naku, Diyos ko. Pag tumatanda po ba yung tao ay nawawala ang kilay? Tingnan ko nga po. May eyebrow naman. Biro lang. Ito mo. Nangangatwiran. Hindi na po ako nag-eyebrow. Ano po? Oo nga, hindi pa uso yata ano, nung wala pa kayong asawa eh. Ah. Uso ba yun? Nung dalaga ka, uso na yung eyebrow. Kaya sabi ko, kaya di ka nag-eyebrow, di pa uso nun. Ano po, sa inyo po ba uso yung eyebrow nun? Ang uso sa inyo, damit na petticoat. Ano po? Kaya pala buntis na hindi pa alam. Ay magagalit din ako, chismosa, ano po? May binahagi po sa akin. Kasi may narinigan. Kuwe ka, bata na yan, eka. Pasubali ko, eka, sabi. Eh, sila nga, eka, nung panahon nila, hihin-hin-hin-hin, pagkahaba-haba ka ng damit. Nung pala, eka, ay naglalaglag at nilatapos sa sapa. Sabi ko, ay, ganun po ba? Pero wala po akong tinutukoy, ha? Nakakwento lang po, kung ngayon ay ginagawa yon, noon din may gumawa, masasapit po ako. Ayan, Eka, nagkwento ka tuloy. Hindi po yung chismis. Totoo po yun, dahil nasa Biblia po yun eh. Patutot, Eka. Ano ba yung patutot? Sabi ko, Diyos ko po, ano po, baka ako yung ibig sabihin nun. Oh, tingnan niyo po si Magdalena. Kahit na napakalaking kasalanan niya, nagsisi siya, nagbalik loob sama. Alam niyo po, mas madali pang mapagbago ang ganun. Yung kinikilala niya at inaamin niyang mali siya, may kasalanan siya, marumis siya. Kaya naghugas siya ng kasalanan, di po ba? Nagsisi siya, nagbalik loob, kaysa dun sa, kunwari, sabi niya, mabait siya, manang-manang. Pala, hindi pala. Hindi po ako nagagalit. Huwag po kayo magagalit, ha. Hindi po ako namimintas, ha. Ibig ko lang po sabihin, ay. Itinatalaga lang po natin yung nasa Biblia. Binabahagi po, eh. Binabahagi. Eh, meron nga, eh, kang tao, eh. Ano po? Baka po magalit. O, di po ba? Eh, kayo po, matanda sa una. O, matatanda sa una, ano po? Mabuti pa ngayon, maiksi ang damit mo eh, noon mahaba eh. Ano po? Pero ang tanong, may naiba ba sa ugali? Yung mahaba noon at ngayon maiksi eh. May naiba po ba? Ano po naiba? Eh baka mabuti ngayon, kilala mo yung ama noon, mahaba damit mo, di mo kilala, no? Kaya ano po ibig sabihin, hindi po yung chismis ha, hindi yung paninira. Ang ibig bagang sabihin ay ganito, wala sa panlabas na kaanyuan sa kasuotan ang pagiging mabuti, ang pagiging banal, wala po. Eh, ba't ikaw eh ka, nagsuot ka ng ganyan, hindi ko nga po ba alam eh. Mahirap ipaliwanag, mahirap pong ipaliwanag. Kaya naman po, mula nang nagsuot ni Re, napakahirap ng marami kang isusurrender. Marami kang dapat alisin sapagkat napakarami talaga na dapat mong isaalang-alang dahil sa kasuotang ito. Ano po? Nakakahiya po, no? Ano po ibig sabihin? Minsan po, meron akong tinunguhang lugar. Ano po? May tinunguhan akong lugar. Huwag po kayo magkasala at buhay na patutupo yan si Cecilia.
Madaling araw po yung nagsimba ako. Kaming dalawa nagsimba. Ngayon, halimbawa ito si Birheng Lourdes. At ang mga nandun sa harapan eh, mga nakaputiring damit, naka-Lourdes din, ano? Madaling araw po yan, ha? Madaling araw, magkakatabi sila na edad. Ako po ay nandun sa dulo. Sila ay nandun sa malapit sa harapan. Maniwala po kayo sa hindi. Dinig na dinig ko'y pinag-uusapan nila. Nasa harapan sila ng Lourdes yan, ha? Nakasuot ng puti. Sabi sa akin, Panginoon, bakit mo binabahagi ito? Hipan mo, Eka, sila anak. Hipan mo. Umalis kayo dyan sa harapan niyo, mga chismosa. Mga chismosa, Eka. Tatlong beses, Eka. Tumindig sila. Lumabas. Patutubo. Habang lumalabas silang palakad, hindi tumigil sa pag-uusap. Tumabigay yun doon sa harap. Eri po. Lumuhod ngayon sa tabi namin ni Cecil. Dumudulog na. Nagdasal, ano? Nagdasal. Pag upo, eh maghihintay po ng misa eh. Pag upo, upo na naman. Kaya kayong manugang ka. Sabi sa akin, anak, hipan mo ulit nang lumabas na sila. Tara na Eka, katagal naman Eka ng misa. Tumindig, lumabas. Ay, hindi po ako nagbibiro. Hindi po ako nagagawa ng istorya. Bago pa lang po ako noon. Bago pa lang ako noon. Doon niya inistorya yung ama ng manang Eka sa manang ugali. Itimabuti. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, sabi ko, Diyos ko, eh paano po bang mapagbabago ang tao? Anak, kapag ginusto ng tao na kilalanin at tanggapin ako'y magbabagong totoo, totoo po pala. Totoo po pala. Mahirap yung nagbabago-baguhan ka lang. Hindi ka naman totoo nagbago. Ang gawin po natin eh. Sabi nga doon sa talinghagang salita, hindi maaring tagpihan ang lumang damit ng bago. Sapagkat pag hinablot ay masisirang tinagpian at yung bago ay ano po? Hindi pwedeng sidla ng bagong alak ang anang alak ang lumang balat. Kaya dapat ay sidlan mo ng bago. Yung bago. Ano po ibig sabihin nun? Naku, suriin po ninyo. Ano po yung literal na binasa? Ibig sabihin po nun, na talaga pong dapat ang luma nating buhay ay alisin na. Lumang pag-uugali, lumang lahat. Ano po? Para manatili yung bago mong tinanggap at yung mga bagong pagkakaloob ng bagong ugali, bagong santa, bagong gawa, bagong buhay! Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oo. Alam niyo po yung taong malungkotin, hindi humahaba buhay. Eh? Galit po ba kayo? Hindi. Mabait yan. Ah, masakit. Kaya pala tahimik. Opo. Eh, talaga pong masakit na yan. Masakit na talaga yan. Kasi nawawala na siya ng langis. Tingnan nyo nga po yung mga buto nyo. Pag kayo'y matanda na, maliksi pa kayo at matitibay ang mga ugat nyo, ba'y magpasalamat kayo sa Diyos? Aba, pumunta nga po kayo sa mga hospital. Tingnan nyo yung mga naka-hospital doon at naghihintay na lang kung sisintensyano. Hindi. Napakapalad po ninyo. Tapos kayo reklamo na reklamo, dahil kayo ng daeng. Di po ba? Totoo po yan. Pumunta kayo. Punta ka ng children's hospital. Punta ka ng sa mga public hospital. Government hospital. Tingnan nyo po. Naando na lahat sila na kailera. Pagkatas, pumunta ka sa mayayaman. Sarap ng buhay. Para silang nakabahay. Pero yung walang pambili,
ng gamot na kapwa nila. Sabi nila niyan, mahal ka. Ano? Mati kaya pag-usapan at bigyan man lang pambili ng gamot. Ano po? Ang minamahal. Napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Buhay na buhay siya. Alam niyo po, kung lahat lang ng tao'y marunong magmahal sa kapwa-tao, wala naman po magugutom eh. Wala. Sagana ang kaloob ng Diyos. Mabiyaya siya. Ang kulang, ang tao. Eh kung minsan naman, paano tutulungan ng tao? Ikaw nagpapakahirap sa trabaho ng trabaho, siya naman yung nagpapasarap. Eh kaya minsan di mo rin masisisi yung tao, ano? Tama po ba? Eh kung minsan naman eh, meron talaga madamot. Iba-iba nga po eh. Para bagang sabi nga doon sa tinunguhan namin lugar, sabi nga ni Berhel, apo talaga pong, ako pagka tinignan ko yung mga bulaklak, talaga pong nararamdaman ko yung buhay na Ama at na pa, yung paghahari niya sa lupa. At tingnan nyo nga po, sabi niya, tulad po ng bulaklak na yan, eh isa lamang pong bulaklak, eh ba't nagpag-iba-iba ng Diyos ang kulay? Mayroon eka ang pink, mayroon eka ang asul, mayroon eka ang ano. Sa isang pumpong eka, ay ganyan kakadakila ang Diyos. Hambing sa buhay ng tao, nag-iisang katauhan, sa isang katauhan mapagkakalom niyang makulay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi niyong asahan, may bukas pa. O dahil may bukas pa, tayo na sa Antipolo. O buhay po ba ang Diyos? Di po ba may bukas pa? Kaya may gawain po mamaya. Diretso ang gawain ngayon, may gawain po mamaya. Alas 6 hanggang